Si Carlos Yulo, pambansang atleta, kampeon sa gymnastics. Sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang husay at dedikasyon sa larangan ng gymnastics. Hindi biro ang kanyang mga pinagdaanan upang marating ang kanyang kinalalagyan ngayon. Mula sa mga simpleng pagsasanay sa kanilang bakuran hanggang sa mga prestiyosong kompetisyon sa ibang bansa, si Carlos ay nagpakita ng walang kapantay na determinasyon. Kilala siya sa buong mundo. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa maraming kabataan. Sa bawat pag-akyat niya sa entablado, dala niya ang pangalan ng Pilipinas at ang pangarap ng bawat Pilipinong atleta. Pero alam niyo ba, sa likod ng mga medalya, isa lang siyang anak. Isang anak na may simpleng pangarap para sa pamilya. Tawagin natin siyang Caloy. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nananatili siyang mapagkumbaba at malapit sa kanyang pamilya. Isang anak na may simpleng pangarap para sa pamilya. Tawagin natin siyang Caloy. Ang kanyang mga pangarap ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa bawat medalya at tropeo na kanyang natatanggap, ang kanyang pamilya ang una niyang naiisip. At ang kanyang ina, si Aling Angelica, ang ilaw ng kanyang buhay. Si Aling Angelica ang kanyang inspirasyon at lakas. Sa bawat laban ni Caloy, nandiyan si Aling Angelica, sumusuporta at nagdarasal para sa kanyang tagumpay. Si Aling Angelica na laging nandyan para sa kanya. Sa bawat pagsubok at tagumpay, si Aling Angelica ang kanyang sandigan. Ang kanilang relasyon ay puno ng pamahal at pag-unawa. Si Aling Angelica na puno ng pagmamahal. Ang kanyang pagmamahal ay walang kapantay. Sa bawat araw, ipinapakita niya ang kanyang suporta at pagmamahal kay Caloy sa pamamagitan ng mga simpleng bagay tulad ng pagluluto ng paborito nitong pagkain o pag-aalaga sa kanya kapag siya ay pagod. Mayroon ding si Tito Mars, isang sikat na vlogger. Milyon-milyon ang subscribers niya. Malakas ang impluensya. Si Tito Mars ay isang malaking bahagi ng buhay ni Caloy. Sa kanyang mga vlog, madalas niyang ibinabahagi ang mga kwento ng tagumpay at pagsubok ni Caloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga manonood. At si Chloe San, ang kasintahan ni Caloy, isang dalaga na puno ng pangarap. Si Chloe San ay hindi lamang kasintahan ni Caloy, kundi isa ring matalik na kaibigan. Sila ay magkasama sa bawat hakbang ng kanilang mga pangarap. Isang dalaga na puno ng pangarap, si Chloe San ay may sariling mga pangarap at ambisyon. Siya ay isang masipag na estudyante at may determinasyon na makamit ang kanyang mga layunin sa buhay. Isang dalaga na nagmamahal ng totoo. Ang kanilang pagmamahalan ay puno ng suporta at pag-unawa. Sa bawat tagumpay at pagsubok, bagka man nilang hinaharap ang lahat, magkakaiba ang kanilang mga mundo. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, sila ay nagkakaisa sa pagmamahal at suporta para kay Caloy. Pero isang araw magtatagpo sila. Dahil sa isang kontrobersya na yayanig sa kanilang mga buhay. Ang kontrobersyang ito ay maglalantad ng mga lihim at magbibigay daan sa mga bagong pagsubok. Isang kontrobersya na yayanig sa kanilang mga buhay. Sa kabila ng lahat, ang kanilang pagmamahal at suporta sa isa't isa ang magbibigay sa kanila ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Isang araw nagulantang ang social media dahil sa isang video. Isang vlog. Ang vlogger? Walang iba kundi si Tito Mars. Ang paksa, si Carlos Yulo. Mabilis na kumalat ang video, milyon-milyon ang nanood, libo-libo ang nag-comment. Naging trending ito, at ang dating tahimik na buhay ni Caloy at ng kanyang pamilya, nagulo. Hindi naging madali ang buhay ni Caloy. Lumaki siya sa hirap, sa simpleng tahanan, pero maswerte siya dahil sa pagmamahal ng kanyang ina, si Aling Angelica. Para maabot ni Caloy ang pangarap niya, nagsikap si Aling Angelica. Nagtrabaho siya ng nagtrabaho, nagtinda, naglaba. At ngayon, nagla-live selling. Lahat gagawin niya para sa anak. Sa kanyang vlog, may mga sinabi si Tito Mars tungkol kay Caloy. Mga akusasyon, mga paratang. Ayon kay Tito Mars, matagal na niyang kilala si Caloy at alam niya ang tunay na kwento sa likod ng kanyang tagumpay. Hindi raw totoo ang mga sinasabi ni Caloy tungkol sa kanyang pinagmulan. Sinasabi niyang hindi raw totoo ang kwento ng kahirapan ni Caloy. Mayaman daw talaga sila. Ipinakita pa ni Tito Mars ang ilang mga larawan at dokumento na anyay magpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Ayon sa kanya, ang pamilya ni Caloy ay may malalaking negosyo at hindi kailanman naranasan ang hirap na sinasabi ni Caloy. Ginagamit lang daw ni Caloy ang kwento ng paghihirap para sumikat.
Sinabi pa ni Tito Mars na ang lahat ng ito ay isang malaking palabas lamang upang makuha ang simpatiya ng mga tao. Marami ang nagulat sa mga pahayag na ito, lalo na ang mga tagahanga ni Caloy. Maraming naniwala kay Tito Mars. Ang kanyang mga pahayag ay mabilis na kumalat sa social media at naging usap-usapan sa iba't ibang platforma. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon at reaksyon at marami ang nagduda sa mga sinasabi ni Caloy. Marami ang nagalit kay Caloy. Marami ang nagduda. Ang mga dating tagahanga niya ay nagumpisang magtanong at mag-alinlangan sa kanyang mga kwento. Ang mga tao ay naglabas ng kanilang galit at pagkadismaya sa social media at ang imahe ni Caloy ay unti-unting nasira. Ang dating bayani ngayon ay kontrabida na sa paningin ng iba. Ang mga pahayag ni Tito Mars ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ni Caloy. Ang kanyang reputasyon ay nasira at ang kanyang mga pangarap ay tila naglaho. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Caloy at patuloy na lumalaban para sa katotohanan. Sa gitna ng kontrobersya, nanatiling tahimik si Caloy. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumagot. Pero sa likod ng kanyang pananahimik, may sakit, may lungkot. Buti na lang at nandiyan si Cloyson, ang kanyang kasintahan. Si Cloyson ang naging sandalan niya, ang kanyang lakas, ang karamay sa problema. Sa kabila ng kontrobersya, nagpatuloy si Caloy sa pagsasanay. Hindi siya nagpatinag sa mga balakid na kanyang hinarap. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging determinado. Ang kanyang disiplina at dedikasyon ay walang kapantay. Nag-focus siya sa kanyang pangarap, sa kanyang pamilya. Ang kanyang inspirasyon ay ang mga taong nagmamahal sa kanya. Sa bawat pagod at hirap, ang kanyang pamilya ang nagbibigay sa kanya ng lakas at tapang upang magpatuloy. At sa darating na kompetisyon, ang bawat segundo ay mahalaga, ang bawat galaw ay pinaghandaan, ang bawat hakbang ay may layunin. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon. At dumating ang araw ng kompetisyon, ang arena ay puno ng namanood, ang tensyon ay ramdam sa hangin. Ngunit si Caloy ay kalmado. Alam niya ito ang araw kanyang pinaghirapan, napanood ito ng buong mundo. At si Caloy, nagtagumpay, ang kanyang mga galaw ay perpekto. Ang kanyang performance ay walang kapantay. Ang mga manonood ay nagbigay ng standing ovation, nag-uwi ng karangalan para sa bansa. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay ng bawat Pilipino. Ang kanyang medalya ay simbolo ng kanyang pagsusumikap at dedikasyon. Sa gitna ng selebrasyon, isang tao ang hindi maitago ang saya, si Cloyson. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamalaki. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Bakas sa kanyang mga mata ang pagmamahal at paghanga. Ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng libo-libong salita. Ang kanyang saya ay hindi matatawaran. Ang kanyang pagmamahal at suporta kay Caloy ay walang kapantay. Ang kwento ni Caloy ay isang paalala. Paalala na ang bawat salita ay may bigat, na ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan, na hindi natin alam ang buong kwento. Ang pamilya ang ating sandalan. Sila ang ating lakas kapag tayo ay mahina. Sila ang ating liwanag sa oras ng kadiliman. Sa panahon ngayon, madaling manghusga, lalo na sa social media. Pero bago tayo magsalita, mag-isip muna tayo. Maging maingat. Dahil ang bawat isa sa atin may karapang magkaroon ng sariling kwento, pag-unawa at respeto. Yan ang kailangan natin sa mundo ngayon. Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa medalya o sa kasikatan. Ang tunay na tagumpay ay ang pananatiling matatag sa kabila ng pagsubok, ang paninindigan sa katotohanan, at higit sa lahat ang pagmamahal sa pamilya. Sa dulo ng kwento, patuloy na lalaban si Caloy, patuloy na magbibigay karangalan sa bansa, at si Aling Angelica, patuloy na magiging ilaw ng kanyang buhay, dahil ang pagmamahal ng isang ina, walang kapantay.